Ngayong panahon ng pandemya, marami sa ating mga kababayan ang lubhang naapektuhan ang negosyo. Pero paano nga bang isang fighting mom at namanatili nito ang kanyang negosyo sa gitna ng pandemya? Sipag, tiyaga, determinasyon, kaalaman at pananampalataya sa Panginoon. Ito ang naging pundasyon ng 28 anyos na CEO na si Mary Rose Ramdagdag ng ZY Shop Worldwide Company upang mapanatili nitong matatag at patuloy na kumikita ang kanyang negosyo sa ilalim ng pandemya. Taong 2014 na magsimula ang negosyo ni Mary Rose. Isa itong direct selling companies at nakafocus ito sa e-commerce business. Taliwas sa ibang mga kumpanya na nagbawas ng kanilang mga tauhan dahil sa pandemya, ang ZY Shop ay kinailangan magdagdag ng mga empleyado dahil naka-work from home naman ang mga ito. So we need to have more employees during the pandemic because again, the sales becomes 200 times bigger than expected talaga natin, ano? And then so ang ating mga business partners then or major distributors, we come up with 1,000 new major distributors during pandemic, or ito yung mga Pinoy na nagsimula ng negosyo during pandemic. Pero hindi lamang empleyado ang turing ni Mary Rose sa mga ito. Dahil bukod dito ay tinuturuan din niya sila kung paano maging isang negosyante at ibinabahagi din niya ang kanyang mga nalalaman pagdating sa negosyo. Isa si J.Lou Estela sa mga empleyado ni Mary Rose, isang taon na nagtatrabaho sa ZY Shop at laking pasasalamat nito dahil isa siya sa mga empleyado ni Mary Rose. Actually, kasi si ma'am kasi is napaka buti niyang tao dyan, CEO. Tinutulungan niya kami actually, hindi lang regarding doon sa work namin, but yung pagtulong niya kasi is even family namin is talaga natutulungan niya. Yun talaga yung maganda talaga sa kanya. And then yun talaga kasi yung pinaka gusto niyang ring mangyari, na talagang hindi kami parang force mag-work para lang magawa namin yung work namin. But ayun, talagang easy lang. Yun naman talaga yung gusto niya, para at least hindi kami masyadong mahirapan in terms on kung paano sumagot sa customer, ganyan. But ayun, maganda, mabuti siyang CEO. Si Donald Joseph Panagito naman ay dating nagtatrabaho sa Lancaster at pressure umano siya sa dating niyang pinapasukan. So, ayun nga po sir, siguro yun nga po yung pressure sa trabaho, kasi dito kasi sa amin, family lang po kasi kami. So, go with the flow lang po doon sa ating trabaho. And doon po kasi, syempre corporate po yon, company po siya, malaking company. So, as a sales, kailangan mo makahit ng quota mo. So, syempre yung quota, isa din po yon sa naka-pressure siguro sa akin. Syempre, medyo mataas din yung quota namin. Dito kasi sa amin, so wala talagang quota as in, pero asa sa'yo na po kung paano mo makahapot ng customer, kasi hindi and sasayon naman po yung ano, yung result po nun. Si Jasmar Paul de Guzman naman ay na-enjoy ngayon ang kanyang trabaho dahil anya, chill lamang daw sila doon. Chill lang din maging boss si Mary Rose. Alam po, chill lang po kami dito sir. Hindi po kami na-stress dito. Tsaka binibigyan na din kami ng ano, payo kung may mali kaming nagawa. Napapasalamat po sir kasi kay Ma'am Ram bilang CEO po namin. And then kasi parang lahat po kami dito ginabayan niya. And then po ako po kasi bali mayayain po kasing tao eh. Bukod sa mga empleyado na tinuturuan ni Mary Rose, bukas din sa mga nagbabalak na magnegosyo ang kanilang shop upang matulungan ang mga ito makapagsimula ng negosyo. Sa kabila kasi ng pandemic, I always ask people to start their own business at their own risk. No matter kung magkano yung kapital na kaya mo, si Z-Shop, open siya sa mga taong gustong magsimula ng negosyo. Kasi I always believe that entrepreneurship is one way to solve poverty. Yung kahirapan, yun kasi yung lagi nating, yun kasi yung biggest wound natin sa buhay, yung dinaranas natin, yung kahirapan natin. So from the wound that we have, no, we have our wish. We have yung
gusto nating mangyari. And kung gusto nating magtagumpay, no matter how hard it will be, we will work hard for it. No matter if we need to cross rivers, di ba? Gagawin natin ang lahat kung gusto nating magtagumpay. Ito kasi sa C-Shop, sir, we are not inviting you to invest in our business, but we are inviting you to start and invest on your own business. Kasi we are mainly your supplier. We will guide you. So we have our own The Academy for Filipino Entrepreneurs po. CY Shop lang yung merong sariling The Academy for Filipino Entrepreneur in partnership with Sir Jonathan Petalvier, no? So, siya po yung nagmamanage pagdating naman sa learning ng ating mga business partners. Kasi starting a business is easy. Maintaining the business is another story. And sustaining the growth of our business is another story. So, dito sa ZY, I want all the business partner na nagsimula dito to grow their business and sustain yung growth ng business nila. Pero hindi lamang nakafocus sa negosyo si Mary Rose dahil layunin din niya na tumulong sa mga nangangailangan lalong-lalo na noong kasagsagan ng ECQ. Kabilang sa mga natulungan ni Mary Rose ay ang mga kapatid nating katutubong AITA. Nagbigay din ng mensahe si Mary Rose para sa mga kababayan nating gustong magsimula ng negosyo. Dare to start your own business today and be your own boss. Kasi wala namang forever na empleyado. Kapag ka OFW ka, pag uwi mo sa Pilipinas, ang sisimulan mo, magsisimula ka ng negosyo, no? Kapag nag-retire ka, ang sisimulan mo negosyo din. So why not start your business today? You have to take risk today. Huwag na nating ipagpabukas yung mga bagay na kaya natin gawin ngayon. Mula dito sa Kawit, Cavite, para sa Euro TV News, Ses Bonyola, sumasaludo sa bawat Pilipino.